Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraan ay pinag-utusan na siya na magsagawa ng public da'wa at itinagubilin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na unahin niya muna ang kanyang mga malalapit na kamag-anak at pagkatapos ay lumabas na sa mga tao doon sa Mecca na iparating ang kapahayagan, revelasyon ng pananampalatayang Islam. At ang pangalawang da'wa na ito ay sa Makkah lamang, meaning hindi palalabas doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi makakatakas ang sino mang papasok sa Makkah kahit siya ay hindi taga Makkah. Kapag siya ay pumasok sa Makkah kung may pagkakataon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay paaabutan niya ang mga taong ito. So ngayon, dadakuhan natin ang pamamaraan ng pagpigil ng mga Quraysh, kung paano nila pipigilan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpapalaganap sa Islam, sa public dawa, sapagkat bagamat nung una ay parang hindi nila ito pinapansin dahil kaunti ang kanyang mga nagiging tagasunod, ngunit sa puntong ito ay unti-unti nang dumadami at pumapasok sa kanyang pananampalataya ang mga tao sa Quraysh. At lalo na, malapit na magaganap ang Hajj sa panahong ito, medyo natataranta na talaga ang mga Quraysh kung ano ang gagawin nila para pigilan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dakuhan natin ang mga iba't ibang pamamaraan na kanilang estilo para hadlangan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang kanilang estilo na ginawa na pagkasunduan ng mga Quraysh, lalo na ang mga matataas sa kanila, ay patigilin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagbibigay ng da'wa in public, even private. Patigilin na ito sapagkat nangangamba na ang mga Quraysh na baka dumating ang isang araw ang kanilang reliyon ay mapangibabawan ng reliyon daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mahamak ang kanilang mga ninunod at mga sinasamba, ganun din sa kanila. Kaya abang maaga ay gumagawa na sila ng pamamaraan para matigil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tinutulungan ni Abu Talib na kung saan kapag mayroong kakasinoong doon sa Makkah noon sa kanilang tradisyon, may protector ka, protection ka, hindi ka pwedeng galawin. Sapagkat kapag ginalaw nila, may protection ka, magkakaroon ng gulo sa lugar na yan at tradisyon nila na hindi dapat ginagawa yon. At ito ay kahiyahiya sa kanila, kaya hindi nila magalaw-galaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pinoproteksyonan siya ni Abu Talib. At itong mga Quraysh na ito ay tingin nila na sa pagpapalaganap ng reliyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang dala ang Islam, sa tingin nila ay masyadong naaapi ang kanilang mga ninunong mga namatay na nauna pa. Pangalawa, inahamak ang kanilang mga sinasamba na mga diyos-diyosan. Pangatlo, sila ay natutuya din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dalang reliyon at marami pang iba. Kaya ikinagagalit nila ito at gusto nilang matigil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamihan sa mga tao doon sa Mecca nung dumadami na ang Muslim sa patuloy na pagpapalaganap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may mga taong gising, kahit gabit araw, wala silang pinagkukwentuhan maliban ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siyang yumayakap sa kanyang dalang pananampalataya. Iyan na ang kanilang usapan doon sa Mecca. In this situation, talagang kailangan nilang supuin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga inaakala na mapapatigil nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat maaring mangibabaw ang kanyang dalang reliyon sa kanilang reliyon. At ito naman ay mangyayari talaga na ang reliyong dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mangingibabaw, hindi lang sa Makkah,
hindi lang sa mga Quraysh, hindi lang sa labas ng Makkah, hindi lang sa Arabia, Arabian Peninsula. Of course, mananaig ito sa buong mundo, darating ang araw. Sapagkat ito'y pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyadhwirahu ala dini kulli'i walau karihal musyrikun. Mini sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinugo niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala ang tunay na reliyon. Meaning reliyon ito ng mga propeta at sugo. Hindi ito inimbento reliyon katulad ng mga reliyon nakikita natin na naglipanas sa buong mundo. Mga imbento lamang yan, tinayo lang yan ng mga tao para pagkakitaan, gawing negosyo at yumaman sila. Itong dalang tinutukoy na reliyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito reliyon bago na dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Reliyon ito ng lahat ng mga propeta na nauna pa sa kanya at mga sugo, ang pananampalatayang Islam. Bakit ito pinadala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Upang magawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangibabaw sa lahat ng mga reliyon. Ang Islam, mangibabaw ito sa lahat ng reliyon, kahit na ang mga musyrikun ay sabihin natin sumasalangsang dito o hindi sumasang-ayon dito. Mananaig ito, especially pagdating ni Isa alayhis salam, ang buong mga tao sa buong mundo magmumuslim yan pagdating ni Isa alayhis salam. Kaya sa ayaw at sa gusto ng mga tao, ang reliyong Islam, ang katotohanan ng reliyon ng tagapaglikha ay mananaig ito. Kaya ang mga Quraysh, hindi nila ito maaawat dahil pangako na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang reliyong Islam ay mangangibabaw mula sa Quraysh, mula sa Makkah, paglabas ng Makkah at buong mundo darating na mangingibabaw ang reliyong ito. Itong mga Quraysh na ito, ipinangangaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto nilang matigil ito, yaong syahada. Yung syahadatani, meaning, la ilaha illallah wa syahadu na Muhammad Rasulullah. Alam nila ito, naiintindihan nila ang la ilaha illallah. Ang ibig sabihin nito, walang dapat sambahin o walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nila ito. Kapag nagsyahada ang tao, dapat niyang itakwil ang mga ribulto doon sa Kaaba na mga sinasamba ng mga tao. Sino pa mang sinasamba, dapat nilang itakwil o hindi ito matanggap ng mga Quraysh. Dahil ito ay mga Diyos ng kanilang mga ninuno, Diyos din nila ito. Kaya lumilitaw ngayon sa tingin nila, kung magsyasyahada sila, parang ininsulto nila ang kanilang mga ninuno, ang kanilang mga sinasamba, kaya hindi nila ito magagawa. Kaya magmamataas sila ang mga Quraysh na ito. Kaya naman itinakwil nila ang ganitong syahada. Maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinakwil nila, bagamat kilalang kilala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay talagang matapat, ito ay hindi kailanman nagsisinungaling, mapagkakatiwalaan, alam nila yaan. Ngunit sa pangmamataas nila na hindi nila matanggap ang maging impact o maging resulta ng pagpapahayag, pagpapalaganap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay itinakwil nila ito. Buong pagmamataas nila itong hindi tinanggap at tinakwil ng mga ibang Quraysh. In this situation, pinlano nilang kausapin si Abu Talib. Of course, dahil may protection ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi naman mapapatigil yan, hindi maaawat yan, hindi pwedeng saktan niya, kahit nagsasala sa Kaaba yan, hindi nila sinasaktan, kakausapin muna nila si Abu Talib. Baka sakali ay kausapin ito ni Abu Talib at patitigilin niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami ang nagpunta sa mga Quraysh kay Abu Talib at matataas ito ng mga tao, mga chief, mga pinuno, mga mararangal, mararangya, mayayaman, kilalang kilala, tanyag at ginagalang doon sa Makkah. Katulad ni Utba, si Shayba, dalawang anak ni Rabia, si Abdumanaf bin Qusay, Abu Sufyan, bin Sakar bin Harb bin Umaya, si Abu Al-Bukhtariya, kasama din dito si Al-Bukhtari, si Al-Aswad bin Abdullah bin Muttalib bin Asad bin Abdulusa, Abu Jahal. Kasama din dito si Abu Jahal. Actually, hindi naman pangalan ni Abu Jahal itong Abu Jahal. Okay? Ang tunay niyang pangalan ay Amir bin Hisham bin Mugira bin Abdullah bin Umar bin Maksum. So, yun ang kanyang tunay na pangalan. At kasama din dito si Al-Walid bin Mugira. Magaling ito. Pinakamagaling sa Makata yata ito sa panahon nila. Siya ang nangunguna pagdating sa uhusay ng pagsasalita. Pagtungkol sa mga salitang Makata. At ganun din, kasama nila si Nahal, si Monabi, dalawang anak ni Halaljad bin Amir, at marami pang iba. Tinuntaan nila si Abu Talib para kausapin patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi nila nang makarating sila kay Abu Talib? Sabi nila, O Abu Talib,
ang iyong pamangkin ay sinusumpa ang ating mga Diyos-Diyosan. O mga Diyos, sinusumpa yung mga sinasamba natin. Tinutuya ang ating relihiyon. Tinutuya ang ating kahalagaan. Ang ating mga ninuno, pinamamalian at natutuya din. At ikaw, Abu Talib, hindi ka rin naman nasa relihiyon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ka lang namin na hindi mo siya ka-relihiyon. So anong dahilan para hindi mo siya patigilin? Patigilin mo siya, Abu Talib. So ito ang sinabi nila kay Abu Talib, patigilan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galit sila. Ba't magaling din magsalita si Abu Talib at hindi rin ito nangangamba't natatakot sapagkat malaki rin ang kanyang lahi, maaari din silang sumabay sa mga taong ito. So kinausap sila ni Abu Talib sa pinaka mababa na tinig lamang at napakagandang sinabi niya at nakumbinsi niya ang mga tao at umalis na ang mga ito. So in this situation, sa unang pagkakataon sa pagpunta nila kay Abu Talib, hindi binigyan pansin ito ni Abu Talib na kung saan ang kanilang pakiusap. Patuloy niyang sinusuportahan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, napansin ng mga Quraysh na parang walang ginawa itong si Abu Talib sa pakiusap nila. Kaya naman, muli ay nag-usap sila. Sa pangalawang pagkakataon ay pupuntahan nila si Abu Talib ulit. Ngunit ang pakikiusap nito kapag hindi pa sumunod si Abu Talib, mayroong medyo masamang babala ito kay Abu Talib at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, muli ay nagtipon sila at pumunta na naman kay Abu Talib at sinabi nila, "O Abu Talib, isa ka sa mga pinakamatanda dito sa ating lugar, mayroong kang posisyon na inirespeto at ginagalang, na kung saan ay pinakiusapan ka namin na patigilin mo ang iyong pamangkin, wala kang ginawa, wala kang aksyon na ginawa, pinabayaan mo siya, sinuportaan mo pa rin siya. Hindi namin matitiis yung ginagawa mong yan, nakikiusap kami sa iyo. Sapagkat inuulit namin sa iyo, ang ginagawa niyang pagpapalaganap sa kanyang reliyon ay pag-aalipusta sa ating mga ninuno, paghamak sa ating mga karangalan, dignidad, kahalagaan, at pinupuna niya ang ating mga sinasamba, pinamamalian niya ang ating mga sinasamba. Kaya kung hindi mo patitigilin yan, o Abu Talib, sabi nila, magkakaroon tayo ng gulo. Either ikaw at si Muhammad at tingnan natin kung sino ang mapapatay sa atin kapag hindi mo ginawa ang pakiusap namin. So mayroon na talagang treat dito na masama. So umalis ang mga Quraysh. Pangalawang pagpunta nila ito kay Abu Talib, gusto nila talagang hadlangan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nung dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kinausap ni Abu Talib. Sabi niya, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam mo bang nagpunta dito ang mga kalugar natin na nakikiusap na ikaw ay tumigil sa iyong ginagawa? Marami silang masakit na sinabi sa akin. Sabi niya, iligtas mo ako sa kanila at iligtas mo sarili mo. Huwag mo akong bigyan pabigat na hindi ko makakayanan, Muhammad," sabi niya. So in this situation, pakiwari ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, parang binitiwan na siya ni Abu Talib. Sa ganitong salita, parang aayaw na si Abu Talib sa kanya, parang pakiramdam niya, hindi na niya susuportaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O aking angkel," sabi niya, "O aking tuwin, kahit ilagay niyo ang araw sa kanang kamay ko at ang buwan sa kaliwang kamay, hinding-hindi ko tatalikuran ang aking misyon." Bakit? Sapagkat kahit talikuran naman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at patay na mga Quraysh, parusaan siya ng Quraysh, ay paparusahan din naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung susunod siya sa mga ito eh. Mas matindi ang makakamit niyang parusa kay Allah subhanahu wa ta'ala kung titigilan niya ang kanyang misyon na ito. Kaya sabi niya, napaka-imposible, sabi niya, "O angkel, na tumigil ako," sabi niya. Alam mo ba, sabi niya, "Angkel, ito bang iyong, sabi niya, ito bang iyong tungkod ay maaari mong sunugin doon sa araw? Yung tungkod mo," sabi niya sa kanyang angkel, "yung tungkod mo, maaari mo bang sunugin niya sa araw?" So sabi ng kanyang uncle na si Abu Talib, napaka-imposible naman ng sinasabi mo. Napakataas ng araw para sunugin kong tungkod ko. Napaka-imposible rin o aking tiyuin ang sinasabi mo.
Ganon din siya, sabi niya, kung napaka-imposibleng mangyari yan, na ang tungkot mo ay masunog sa araw, napaka-imposible rin mapatigil mo ako. Hindi mo ko kayang patigilin o angkel hanggang makamit ko ang kamatayan o ang kanilang pagkabigo. So dito tumalikod ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medyo maluha-luha, nakita ni Abu Talib ito, tinawag siya ni Abu Talib. Muli, sabi niya, o aking pumangkin, sabi niya, bumalik ka, sabi niya. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam tumingin siya kay Abu Talib at si Abu Talib ay nagsabi sa kanya, sige, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo at makikita mong hindi kita iiwanan. So muli ha, tutulungan siya ni Abu Talib, nangako siya kahit hindi siya Muslim, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, tutulungan kita, hindi kita iiwanan at makontento ka sa iyong ginagawa. Actually si Ibn Ishaq rahimahullah sinabi nito ni Abu Talib na kung saan sabi niya, ako'y sumusumpa sa Allah, hindi nila magagawa ang kanilang gusto sa iyo hanggat hindi ako nalilibing sa kalupaan. Meaning hanggat buhay ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kita pababayaan, hindi mangyayari ang kanilang gusto. Inimbitaan mo ako, sabi niya, sa relihiyong walang kapintasan, meaning yung dala mo, inimbitaan mo ako dyan, kontento ako sa relihiyon mo, sabi niya. Sabi ni Abu Talib sa kanya, at ikaw ay nagbigay sa akin ng mahusay na mga pagpapayo at napakatotoo ang iyong mga pagpapayo at ikaw ay tunay na mapagkakatiwalaan. Inoper mo sa akin ang iyong reliyon. Alam ko na pinakadabes na reliyon ang dala mo. Ngunit hindi lamang, kung hindi nga lamang sisisihin ako ng mga tao at magagalit sa akin, alam mong bibigyan kong pabor ang iyong reliyon. So, alhamdulillah, makita naman natin si Abu Talib, ha? Natanggap niya ang reliyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya inbedded, akala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam talagang magsasihada na ito, kaya lang pride pa rin, mas sinunod niya pa rin yung kanyang mga ninuno at yung pagiging pinuno, pagrespeto, dahil sabi niya rito, kung hindi lang ako sisisihin at pagagalitan lang aking mga tao, ay bibigyan kong pabor ang reliyon mo. Meaning naniniwala siya na ang reliyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tunay at alam niya ang kanyang pamangkin ay makatutuanan at hindi ito kailanman nag-iimbento, nagsasalita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga kasinungalingan. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay muling tutulungan. Muling tutulungan ito ni Abu Talib. So nakita ng mga Quraysh, hindi bibitawan ni Abu Talib itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libre pa rin siyang nangangaral, nakikita nila, nagsasala pa rin sa kabang, pero gayon sabi natin, hindi pwedeng saktan ito. May protection siya, magkakagulo ito. So kapag ginalaw ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mga angkan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam magiging kaaway ng mga taong yan. So tradisyon nilang hindi pwedeng mangyari yon. At pangatlo, ang ginawa nila, muli ay pinuntaan nila si Abu Talib. Dala naman nila si Umar bin Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhsumi. Gwapong lalaki din ito. Matalino. Marangya, mayaman. Maaasahan, masipag. Talagang binigyan nila ng akala nila katapat na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang akala nila. O akala nila mas mahigit pa ang batang ito, si Umar bin Al-Walid, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dinala nila kay Abdul Muttalib ang batang ito. So pagdating nila kay Abu Talib, anila, Abu Talib, wala ka pa rin ginawa sa pakiusap namin. Nakikiusap kami sa iyo pero parang wala kang ginagawa. So ito ang batang si Umar bin Al-Walid. Mayaman, guwapo, matalino, malakas, masipag, maaasahan mo. Dala namin ito, ipapalit namin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibibigay namin sa iyo tanang higit na pagkikinabangan mo kaysa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibigay mo sa amin si Muhammad para patayin namin siya. Subhanallah. Kapalit ng batang ito, bigay si Muhammad sa kanya sallallahu alaihi wasallam, papatayin. Samantalang ito, pakakain, bubuhayin ni Abu Talib ang taong ito, ang batang ito, si Umar. So sabi ni Abu Talib, anong klaseng kalakal yan? Ang ibig niyong sabihin, ang aking pamangkin, ibibigay ko sa inyo para patayin niyo? Yang taong yan ibibigay niyo sa akin para buhayin ko, pakainin ko? Anong klaseng kalakal yan? Galit na galit si Abu Talib. Ngunit nagsalita itong si Al-Mutiim bin Adi, Al-Mutiim bin Adi bin Naufal bin Abdumanab bin Kusay, sabi niya, wallahi Abu Talib, ang mga tao sa iyo ay naging patas. Sabi niya,
Naging patas sila, gumawa sila ng desisyon na napaka-the-best para sa iyo. Para hindi ka na madamay. Dahil kapag hindi ka pa pumayag sa kanila, madadamay ka lang dyan. Kaya sabi nila, sabi niya Mutaim, Ibanadi, napaka-pantay na, peer na ang kanilang mga husgang ito. Kaya tanggapin mo na. Alam mo, sabi niya, wala man ako nakikita mabuti sa iyo, Abu Talib, sabi niya, sa ginagawa, pinakikiusap ng mga taong to. Kaya sila nagagalit na sa iyo. Sabi niya, tanggapin mo. Sabi niya, Abu Talib, tanggapin ko ang isang kalakal na hindi ito patas na kung saan bibigay ko, pamangking ko, papatayin nyo itong batang ito, bubuhayin ko, gawin nyo na lahat ang gusto nyong gawin. Sabi ni Abu Talib, Allahu Akbar, talaga mainit na magkabila, gawin nyo na ang gusto nyong gawin. Sabi ni Abu Talib sa mga Quraysh, in this situation, magsisimula ng saktan nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damdamin, physical, sasaktan na nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi si Abu Talib. Dahil alam nila pag si Abu Talib ang sinaktan nila, talagang magugulo. But kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasaktan nila, pwedeng hindi magulo, pwedeng tumigil pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ngayon ang ginawa nilang diskarte, saktan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Dakuha natin ang sinalaysay ni Ibn Ishaq na sinabi ni Ikrima mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na kung saan patuloy na nangaral ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, galit na mga Quraysh, itong si Abu Jahal bin Hisham, sabi niya, O Quraysh, si Muhammad ay patuloy na nangaral, patuloy pa rin tayong tinutuya ang ating ninuno, reliyon, ang ating mga sinasamba, pati ang ating mga karangalan, dignidad at pagkatao, masyado nang nagiging mababa sa taong ito. Ako'y sumusumpa sa Allah, ihintayin ko bukas ang taong yan. Kapag nagsala, magdadala ako ng bato. At kapag siya'y nagpatira pa, babasagin ko ang kanyang ulo. Yan na, talagang papatay na rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the next day, so nag-ipon ng mga Quraysh, kasama na si Abu Jahal, nauna sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bago tumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam nila ang kanyang sala. So pagdating doon ng maga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay magsala, may awak na ng bato itong si Abu Jahal at binitiwan niya sa kanyang tabi. Inihintay niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ni Abu Jahal yung kanyang mga kasamang Quraysh. Nang makita nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nasa sulok ng Kaaba sa pagitan nito ng Black Stone at Yemeni Corner, doon siya nagsala. At alam natin ang kibla noon sa Syria pa, doon sa Jerusalem ang kibla doon. Meaning nakaharap siya sa Kaaba at nakaharap din siya sa Syria o sa Jerusalem. Itong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang makita na ni Abu Jahal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na magpapunta sa sala, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kinuha niya lang ang bato niya. At nung makita niya magtira pa ay si ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay linapitan na ni Abu Jahal para ibagsak niya ang bato sa kanyang ulo. Ngunit ang nangyari, nang malapit na si Abu Jahal, na walang dugo ang kanyang mukha, meaning lamutla talaga siya, itong si Abu Jahal. At nabitiwan niya, nanginginig siya, nabitiwan niya, ang kanyang hawak na bato. So, ang dahil dito, hindi niya nagawa ang kanyang plano na basagin niya ang ulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa matapos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam umalis siya, wala siyang nagawa. Nasiyak siya. Tinanong siya ngayon ng mga Quraysh, Abu Jahal, akala ko ba buong pagmamayabang mo kahapon kapag nakita mo magpatira pa yan, babasagin mo ang ulo niya sa pamamagitan ng batong tala mo. Anong nangyari? Ayan na, pinagtatawanan siya, tinutuya na si Abu Jahal. Anong nangyari? Naging duwag ka, Abu Jahal, sabi nila. So sabi ni Abu Jahal, nang ako ay malapit nang makapunta sa kanya, nakakita ako ng isang parang kamelyong kabayo na kung saan hindi pa ako nakakita ng gano'n, napakalaki niya, at ang kanyang mga ngipin, ang kanyang liig ay mahaba at kakaiba. So nang malapit niya ako, nakita kong pangil niya, alos ako ay lamunin niya. Yun pala ang dahilan. Kaya pala hindi siya nakalapit. Kung lalapit na siya, lalamunin niya si Abu Jahal. Kaya pala nanginig siya, nabitawan niya yung bato. At ito naman ay pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yon. Yun ay si Jibril alaihi salam. Nag-disguise na ganun itong anghel na ito na si Jibril alaihi salam, na kung lumapit lang siya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tiyak na patay na si Abu Jahal.
So hindi niya nagawa. In another report in Baihaqi, Bukhari, sabihin din natin meron din itong si Abu Dawud sa mga salaysay na ganito, may isa pang pangyayari o dalawa pa. Kay Baihaqi, sinabi dito ni Abbas bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, na sinabi niya, isang araw narinig ko si Abu Jahal. Talagang gusto na nila saktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanggang patay na ito eh. Narinig ko si Abu Jahal, sabi niya, na sinabi niya sa mga Quraysh, sumpa man sa Allah, kapag nakita ko si Muhammad na nagsala, ay tatadyakan ko kanyang leeg. Ah, Abu Jahal na naman to. So, sabi ni Abbas bin Abdul Muttalib, chuhin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pumunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, ang sinabi ni Abu Jahal na ito, na kapag siya nagpatira pa, tatadyakan niyang leeg. Abay, mamamatay ka. Kapag tinadyakan ka, mga sandalya nito matitigas. Kapag tinadyakan ka sa leeg at napuruan ka dito, pwedeng mamatay dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito bumagsak ang revelasyon, Suratul Alaq, alam natin yung 5 verse sa yung ibyon, ang unang revelasyon, yung sumunod, 6 hanggang katapusan ng Suratul Alaq, bumagsak ito para kay Abu Jahal. Indirectly, hindi nabanggit ang pangalan pero ang surang ito ay kay Abu Jahal na. So yaong, bakit niya ginagawa ito ni Abu Jahal? Kasi tingin nila, mga pupersi sila, may kasapat silang kasampatan. Tingin nila, kaya nilang gawin ito. Kaya bilagsakan sila ng dalawang aya. Una ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inalinsana layataga arraahus tagna. So ibig sabihin, katotohanan ng mga tao ay nagmamalabis, layatga. Masyado silang mapagmalabis, sapagkat itinuturing nila sa kanyang masakalang sarili na sila ay may mga kasampatan. Kaya mayayaman kasi, mayayabang. Kaya kaya-kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kahit naman dito ngayon eh, kapag may persa ang tao, mayroon siya katungkulan, mayor, kapitan, gobernador, makikita nyo ang mga hindi mananampalataya. Kapag gusto nilang gawin, gagawin nila. Ganito rin ang mga ito. Kapag gusto nilang gawin, gagawin nila dahil iniisip nila, mayroon silang kasampatan. Alam nyo ba, nung magsala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, isinura ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naririnig ito ng mga Quraysh, Allahu Akbar. Bagong revelasyon ito na kung saan para kay Abu Jahal, isinura ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, at narinig ito ng mga Quraysh na kasama ni Abu Jahal, at pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam niyo, sabi nila, Abu Jahal, tingin namin yung binigkas nito parang sa iyo. Sabi ng mga Quraysh, tinutuya nila si Abu Jahal. But isa sa sitwasyong ito, hindi rin niya na ito nasaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, natatadyakan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya rin napunta, natadyakan ito. Sa ibang ulat, hindi lang tatadyakan, talagang sasaktan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa isang ulat, pinagsabihan niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba sinabi ko sa iyo, huwag ka na magsala dito? Bakit ka pilit nagsasala? Binagsakan na naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ng ayah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ara'ay talladiyan ha abadan idasal na, hindi mo ba nakita yaong inahadlangan niya magsalamin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi mo ba nakita na siya pumipigil na sa alipin ko'y nagsasala, pinipigilan Abu Jahal to, pinipigilan niya pilit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, kapag nakita pa kita ulit dito, sabi niya, sasaktan kita dito sa mga Quraysh, sabi niya, kapag nakita ko, tatadyakan ko siya. Noong gawin na ni Abu Jahal, pupunta na siya, nag-recite ito, Suratul Alaq, binuon ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay Abu Jahal ang ayah, from 6 hanggang katapusan, lumapit si Abu Jahal. Gagawin niya, sasaktan niya, tatadyakan niya, o sasaktan niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakakita siya ng hukay, ng apoy, mga pakpak at mga babagis na mga kayop. Siya lang nakakakita nito. At muli ay hindi na naman siya nakalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tinuya na naman siya ng mga Quraysh. Akala ba namin, pupuntaan mo, tatadyakan mo, sasaktan mo? Akala ba namin, sinabihin mong huwag lang magsala, ba't ngayon nagsasala pa? Anong nangyayari sa iyo, Abu Jahal? Hanggang salita ka lang, hanggang yabang ka lang. Anong sabi ni Abu Jahal? Noong ako'y papalapit na, sabi niya, para gawin ko yung sinabi ko sa inyo, nakakita ako ng hukay ng apoy. Meaning, itong Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano niya malalapitan? May hukay na apoy. Tapos may mga pakpak, may mga pang mga babangis na ayop. Kaya hindi ako nakalapit, sabi niya, dahil sa nakita ko. At nanginig talaga ako, natakot talaga.
So sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nyo, sabi niya, naikwento niya ito sa mga kasamaan niya noon, kung lumapit lang si Abu Jahal, tiyak na siya ay kukunin ng mga anghel at mga animalis na ito at pagwawatak-watakin ang kanyang katawan. Buti na lang at hindi siya tumuloy bago siya hihagis doon sa apoy na yaon. So yun ang rason, hindi nasasaktan ni Abu Jahal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of the miracle from Allah subhanahu wa ta'ala at kumanya sa kanyang mga linika na mga tulad ng mga anghel at mababangis na ayop, hindi niya nasasaktan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Alhamdulillah. So sinasaktan, gusto ng saktang pisikal ang prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nila itong magawang saktan pampisikal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa na sinaktan nila ang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong siya'y nagsasala naman, ito, nasaktan nila dito ito. Pinahintulot ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kaya? Nung una, pinroteksyon na niya. Ba't dito, pinahintulot niya? Dito, hindi naman siya papatayin eh. Ba't gustong ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano nagtitiis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang misyon? Meaning, halimbawa ito sa mga tagasunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At pangalawa, kahit propeta siya, sinusubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa kayang hindi mga propeta at sugo, hindi susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang siya, sinusubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, either physical, sinasaktan lang kayo physical, o damdamin, pinabayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sample ito, kailangan mangyari sa Prophet sallallahu alaihi wasallam para kung sa ganito mangyari sa atin ay may babalikan tayo na ang ating Prophet sallallahu alaihi wasallam magandang halimbawa, sinusubukan din ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tanggapin din natin kapag sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Habang nakaumpok ang mga Quraysh na ito, napagkasunduan nila, sabi nila, sino ang gustong kumuha ng mga bituka ng mga animales na itinapon sa hukay sa labas na kung saan sa mga inaalay? Kasi pag inaalay, hindi naman kinakain, kinakatay lang, tapos tatanggalin yung mga laon loob, may tapunan sila. So meaning, ang tapunan na yan, mabaho yan. So sabi nila, sino ang kukuha ng bitukang yan para ilagay sa likod ni Muhammad kapag nagsasala sallallahu alaihi wasallam? Ha, ilagay nyo kapag nakapagtira pa. So sabi dito ni Uqba bin Abi Muhit, ha, ako ang maglalagay, ha, ako, akong kukuha, ako maglalagay. So kumuha siya ng lalagyan, napakaraming bituka ang kinuha niya. Kapag ibinuo sa iyo to, hindi ka na makakabangon, ganun karami ang dala niya. So that's why na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatira pa na siya doon, ibinuhos ni Uqba bin Abu Muhit ang bituka, hindi na makabangon sa pagkatira pa. Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakabao ng bitukang ito. Malaking insulto ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ay hindi siya makabangon dahil napakabigat ng bituka. Hanggang sa sinabi na lamang kay Fatima radhiyallahu anha, kanyang anak na babae, na ang kanyang ama ay tinapunan ng napakaraming bituka, hindi makaalsa sa kanyang pwesto. At tumakbo si Fatima, ang kanyang anak radhiyallahu anha, upang tanggalin ang mga bituka. At umiiyak si Fatima sa ginawa ito ng mga Quraysh. At dito isinumpa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinalangin ang kamatayan sa mga taong ito. Sabi niya, O Allah, sabi niya, kunin mo si Uqba bin Rabia. O Allah, kunin mo si Shayba bin Rabia. O Allah, kunin mo si Abu Ja'al bin Hisham. O Allah, kunin mo si Uqba bin Abu Muhit. O Allah, kunin mo si Ubay bin Kalab. Marami pa. Nung Battle of Badr, pinatay lahat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang natira sa kanila. Lahat ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa oras na ito, nung magkaroon na ng digmaan sa Badr, pinatay talaga lahat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga alipin. Patay ang lahat ng ito. At itinapon ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang balon. Pinagsama-sama niya ito, maliban sa iisa. Yung nagparusa kay Bilal, na pinaparusa niyang mainit na bato, siya ay namatay, na nadikit ang kanyang mga laman loob sa bato, hindi matanggal, hindi na tinanggal doon, tinabunan na rin siya ng bato. Malalaman niya pagdating lang araw, insha'Allah. So in this situation, sinaktan nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng physical. Alam niyo ba itong si Abu Jahal, salbahi din ang taong to, kahit mayaman sila, salbahi siya. Pero kahit nakaaway ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito never kinatatakutan. At kapag ang katotohanan at katarungan at katwiran ay darating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, handa itong tumulong kahit na sa mga kaaway niya. Tulad halimbawa, ang tao mula sa Irashi. Mula sa Irashi, mayroong tao mula sa Irashi. Ito'y sinalaysan ni Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, na kung saan itong tao sa Irashi na ito bumunta sa Mecca.
So, ang trabaho niya, nagdadala ng kamelyo para ibenta ito. Ito'y binili ni Abu Jahal. Ngunit hindi niya binayaran ng cash at binabayaran niyang taong ito ng paunti-unti. Meaning napapagod sa kabalik-balik ang taong ito, hindi niya totally natisingil itong si Abu Jahal. At alam naman natin, malalakas ng mga taong ito at pinakamaraming kamag-anak sa Quraysh ito, hindi mo talaga pwedeng kataloyin basta-basta ito. Kaya ang taong ito, hirap na makasingil kay Abu Jahal. In this situation, pumunta ang taong ito sa mga Quraysh doon sa mosque, sa masjid, sa tabi ng Kaaba, sabi niya, O Quraysh, sino ang tutulong sa akin kay Abu Jahal? Kay Abul Hakam bin Hisham, ako'y isang estranghero lamang at maglalakbay at niloloko niya lamang ako't dinadaya. Mayroon siyang biniling kamelyo sa akin, ngunit hindi niya binabayaran at inuunti-unti niya lang ako. Ito namang nakikinig, mga Quraysh, nandun ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dahil alam nila kalaban ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam si Abu Jahal, so sabi nila, puntaan mo yung taong nakikita mong yon. Iyan ang puntaan mo. Para bang gusto pa nilang pag-awayin, talaga si Abu Jahal at ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So pumunta naman itong taong ito kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at sinabi niya ang totoo at tumayo ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at sinamahan niya ang taong ito hanggang sa bahay ni Abu Jahal. At itong mga Quraysh sumama din. Tinignan nila kung anong mangyayari. So pagdating nila sa bahay ni Abu Jahal, kumatok ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, siyang kumatok. So sabi ni Abu Jahal, sino yan? Si Muhammad. So doon pa lang sa loob ng sabihin niyang Muhammad, tinapunan na siya ng takot na lusmantan sa puso. Ito si Abu Jahal. Hindi niya pa nakikita na takot na si Abu Jahal sa kanya. At binuksan niyang pinto ni Abu Jahal at nakita niya Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi niya, bayaran mo ang taong ito sa iyong pagkakautang sa kanya. Alam niyo ba ang sagot ni Abu Jahal? Nakapagtataka, yung mga Quraysh nakikinig dyan ha, nandyan lang. Sandali, sabi niya. Huwag kayong aalis ha, hanggat hindi ko mabayaran tao, huwag kang aalis ha, sabi niya. Hindi yung salita niya. Ha? Ganun ang laging salita niya, nagtaka yung mga Quraysh eh. Sabi niya, sandali, huwag kang aalis ha, hanggat hindi ko mabayaran ng tao, huwag kang aalis. Umuha ng pambayad si Abu Jahal, binayaran tao at tumalis sila. And then, noong makausap ng mga Quraysh si Abu Jahal, sabi nila, ano yung ginawa mo na hindi naman namin nakikita ang ginagawa mo yun? Especially, parang natakot ka kay Muhammad. Na kung saan ang bagsik mo sa kanya, ang kita namin sa iyo, parang takot na takot ka sa kanya ngayon. So sinabi ni Abu Jahal sa kanila, nang dumating sila sa pintuan ko, kumatok si Muhammad, doon pa lang natakot na ako. Ewan ko, sabi niya. Nung buksan ko, sabi niya ang pintuan, ang nakita ko sa likuran ni Muhammad, kabayong kamelyo, yung dati, malaki, mataas ang kanyang leeg, malalaking ngipin. Meaning nakahanda niya ako kainin. Kaya natatakot ako, sabi ko, huwag kayong aalis hanggat hindi ko kayo mabayar. Dahil nakikita ko yun. Dahil ako ay lalamunin na niya. Kaya nasabi ko yung ganun. Yun ang kinatakutan ko, hindi si Muhammad, hindi tao. Dahil doon, natakot ako, sabi niya. Kaya binayara ko si Muhammad. Salalay, salalay. Itong si Abu Jahal na napagtatawanan na nila eh. Marami na siya kapalpakang ginagawa. Bawat pinaplano niya, napapalpak siya. Gayun na naman, ito na naman. Akala nila hindi na totoo yung sinasabi niya. Sa tingin nila siya Abu Jahal, alam nila matapang ito. Alam nila yon, walang duda. Pero sa tingin nila, parang natatakot siya kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Parang hindi na sila naniniwala. Parang gawa-gawa na lamang niya ang kanyang mga sinasabi para makalusot lamang sa kanyang mga pangako na sasaktan niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi niya kinatatakutan para lang makapag-makalusot, nag-aalibay. Pero ang totoo, nakikita ito talaga ni Abu Jahal. Hindi siya nagsisinungaling. Alhamdulillah. Okay, now dumako tayo sa mga damdaming sinasaktan ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Damdamin naman. Mula kay Bukhari, rahimahullah, na kung saan, itong si Urwa bin Asubayir, isinalaysay ito, na itinanong niya si Amir nul As, radiyallahu anhuma. Sabihin mo sa akin, sabi niya, kung ano ang matinding ginawa ng mga Quraysh kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So sabi ni Amir nul As, radiyallahu an, habang ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay nagsasala sa Hijir, meaning panlabas na bako dito ng Kaaba, yung may batong nakikita niyo ganyan, nagsasala doon ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Itong si Ukba bin Abu Mayit, pumunta siya sa kanya at yung robe niya sinakal niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Habang nagsasala ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, kinuha niya ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam yung kanyang robe
inilagay sa leeg at sinakal niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Physical pa ito. Sinaktan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita niyo, papatay niya. Sino nakaawat sa kanya? Abu Bakar. Nakita ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, tumakbo siya, mamamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at titinulak niya si Uqba bin Abu Muit. Sabi niya, anong ginagawa mo? Papatayin mo ba yung taong to na siya nagsasabi lamang na sinasamba niya ang kanyang Panginoon ay ang Allah? Papatayin mo ba sa ganung kaso? Sabi ni Abu Bakar. At umalis si Uqba ibn Abu Muayt. Pero plano niya ulit gawin ito. Dahil kung hindi niya napatay dito, uulitin niya pa ito. Eh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito napapatay. Mula naman kay Al-Bayhaqi, na kung saan isinalaysay ito mula kay Muhammad bin Ishaq, rahimahumullah, na kung saan sinabi ni Yahya bin Urwa na isinalaysay mula sa kanyang ama itong si Urwa na nagsabi, tinanong ko si Abdullah bin Amir ibn al-As, ano ang pinakamatinding ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So sabi nila, ang mga Quraysh noon doon sa Kaaba, nagkukwento sila, narinig ito ni Amir ibn al-As, sinasabi nila, matagal na tayong nagtitimpi sa taong ito, matagal na tayong iniinsulto ng taong ito, matagal na tayong tinutuya ang ating ninuno, ang ating mga sinasamba, ang taong ito. Ha? Sabi ng mga Quraysh na ito. So nagsasalita sila ng mga pangit na salita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dumating at siya ay nagtawap. 7 tawap yan sa Kaaba. Okay? So sa pag-ikot niya, bawat pag-ikot niya at nakakarating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila, binabastos nila sa salita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang ikot, binastos na naman nila sa salita. Sinasaktan nila, meaning, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ano-anong masasakit na salita. Pangatlong salita, tumigil sa kanila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. O Quraysh, sabi niya, tandaan nyo, kakatayin ko kayo. So natakot ngayon itong mga Quraysh, biglang natakot. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tandaan nyo, kakatayin ko kayo. So nanahimik sila. At yung mga kabalasikan nila, napalitan ng pagpapakumbaba na nagsasabi, pabayaan mo na lang sila, umalis ka na lamang, hindi ba? Hindi ka naman gumagawa ng kalokohan. So iniwanan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigla silang lumamig. Ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, yung kakatayin sila, papatayin sila, dahil sa possibility yung unang papatayin niya ang kanilang reliyon. Hindi yung papatayin nila sa on the spot na yun. Bawal ang makipag-away Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy niya dahil sa possibility, ala nosbe, sa lawa alam, na ang kanilang reliyon ay papatayin ng kanyang dalang reliyon. Pangalawa, pwedeng darating ang araw masasakop sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari yan, ha? Nasakop niya ang Makkah. O kaya naman ang propeta paparusaan sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag nasakop sila, o ang Allah subhanahu wa ta'ala paparusaan sila sa kabilang buhay kapag hindi nila tinanggap ang dalang pananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami pang iba na ibig sabihin nito, ala no space kung anong ibig sabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dito na, o Christ, kakatayin ko kayo. So alalos bes kung ano ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But ang malinaw dito, hindi papatayin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in this situation. Bawal pa na makipag-away ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dito. Hindi pwede. Ito ay magdadawa lamang in public, ngunit walang pananakit sa physical, either dila. Hindi naman nanakit dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mayroon lang siyang ibig iparating na darating ang araw, insha'Allah, at mangyayari ito sa kanila. So umalis naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nung nagpakumbaba na sila. Dito na naman si Uqba bin Abi Muayt. Nalaman niya ito kinabukasan, nandun sila, nabalitaan ko na sinabihan kayo ni Muhammad at kayo ay nagpakumbaba at natakot, mga duwag. Kapag nakita ko dito yan, tingnan nyo, sasakalan ko ulit yan, papatayin ko yan. So muli dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita ito ni Uqba bin Abi Muayt at muli sinakal niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya robe hanggang sa ito ay mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Almost. Ngunit nakita ito muli ni Abu Bakar radiyallahu an at pumunta na naman si Abu Bakar radiyallahu an kasi hindi naman lumalayo palagi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kaya siyang nakakakita. Sabi niya, ikaw talaga, sabi niya, ang kulit mo. Bakit mo pinipilit patayin ang tao na nagsasabi ang kanyang Panginoon ay ang Allah? Sapat ba yun para patayin mo ang tao? Sabi niya kay Uqba ibn Abu Muayt at umalis muli si Uqba ibn Abu Muayt. Another serious ngayon ng problem ng Quraysh, ito na ang Hajj. Sabi natin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pangalawang da'wa niya sa Makkah lang. Walang away, walang gulo, hindi siya pwedeng malakit, either kamay, either dila. Pero hindi ibig sabihin yung tao lang sa Makkah, hindi. Lahat ng papasok sa Makkah,
maaari niyang bigyan ng public da'wa. So dahil malapit na ang Hajj, nangangamba lalo ang mga Quraysh na ipalaganap ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga taong mag-Hajj na galing pa ng labas ng Makkah, at lalaganap ito pag sa labas ng Makkah, pag ang taong ito nakarinig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, tiyak na aabot na yan sa labas ng Makkah. Dahil ang mga mag-Hajj, iba-ibang lugar yan. So dito ay nagplano na naman sila kung anong dapat nilang gawin. Hindi naman pwedeng pigilan ang mga taong hindi mag-Hajj. Kaya in this situation, anong gagawin nila? So napagkasunduan nila na umimbento sila ng salita para pasinungalingan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang mga tao hindi maniwala sa kanya. So pinuntaan ng mga tao si Al-Walid bin Mughira, pinakamagaling na gumagawa ng makatang salita. At alam natin sa kanila popular yung pinagpagalingan ng pagsasalita noon, makatang salita. Pinakamagaling ito, ginagalang, nirirespeto. So pumunta sila kay Al-Walid bin Al-Mughira na kung saan malapit ng Hajj, anong dapat nating gawin? Sabi nila kay Al-Walid bin Mughira. So sabi ng mga tao, bumiyento tayo ng salita para hindi maniwala ang mga tao. Ha? Actually, alam niyo itong si Walid al-Mughira, may dalawang kasaysayan ito na siya ay naniniwala na ang salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam totoo yan, na revelasyon. Una, minsan nakita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, parang panunuya na sinabi niya, sige nga, bigkasin mo nga sa akin yung sinasabi mong Quran. At binigkas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, konti lang ha. Sabi ni al-Mughira sa kanyang sarili, ang salita ng taong to, sabi niya, hindi kaya salitain ng ninumang nilalang. Ang kanyang salita, ang pinakamababay, parang dahon ng puno. Ang pinakamataas, sabi niya, parang bunga ng puno. Matamis masyado ang salita ng taong to. So tinago niya sa kanyang sarili because of pride. So minsan nagsasala din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil open yan, may protection siya kay Abu Talib, nakakapagsala siya, hindi tulad ng mga lipin, nakatago sila, siya naka-open siya, siya lang nagsasala sa kabalo, hindi siya masaktan-saktan, pero mayroon na nananakit sa kanya, narinig niyo na yung mga nananakit, pero marami sa kanila hindi siya masaktan-saktan, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya patuloy siya nakakapagsala. So narinig minsan ito ni Walid bin Mughira na kung saan ang inirecite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, napakatamis naman ng salita ng taong to, sabi niya. Talagang kahit na mga jin, sabi niya, hindi kayang sabihin ng salita ng taong to. So meaning kumbinsido si Al-Mughira sa sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay revelation at hindi kayang sabihin ng tao. Kaya ng mga tao, sabi nila, mag-isip tayo kung anong sasabihin natin sa taong ito. So sabi nila, sabihin natin ang taong ito, siya ay magaling lamang sa makata, syair. Sasabi ni Walid Mughira, malabo. Alam niyo, ako ng pinakamagaling na makata sa inyo, pero ako ay kumbinsitong hindi pang makata ang salita ng taong yan. At ang mga kasaysayang narinig niya ni Mughira, actually sa mga ibang Quraysh, sinabi niya yun eh. Na kung saan sabi niya, alam niyo bang salita ni Muhammad? Hindi salitang tao yan eh. Narinig ko ng mga salita yan, walang taong makakakaya salita, kahit na jin, hindi kaya. So inisip pa nga na Quraysh, nag-embrace yan eh. Kaya tinawag nila si Abu Jahl, pinunta si Abu Jahl, Abu Jahl! Nag-embrace na yata sa Islam si Al-Walid ah. So pinunta ni Abu Jahl si Al-Walid, sabi niya, Al-Walid, sabi ng mga tao, nag-embrace ka na sa Islam. Kay Muhammad, sumunod ka na sa kanya. Sabi niya, hindi. O, hindi makukontento ang tao mo, hindi mo sila pupunta, ikaw magsabi sa kanila, hindi ka nag-embrace. O sinabi niya, hindi siya nag-embrace. Kaya alam niyang hindi ito makata ang salita niya. Dahil magaling na makata ito, pinakamagaling, at siya'y kumbisido, hindi kaya salita ng tao. Sabi niya, hindi. Hindi natin pwede sabihin kay Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nagsasalita makata. Malabo. Sabi niya, pag narinig ng tao yan, tayo ang pagtatawanan. Dahil hindi kaya salita ng tao, kaya salita. So sabi na lang iba, actually nga ang Quran, sinabi rin ng Alasbantala, wama huwa bikaw likahin. Hindi yung salitang, wama huwa bikaw li syair. Hindi salitang makata ang salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dininay niya rin ang kanilang gusto. O sabi nila, sabihin natin na ito'y kahin. Ibig sabihin ng kahin, manghuhula, salitang manghuhula. At actually sa Quran, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala bikaw likahin, hindi ito salitang manghuhula. Sabi din ni Al-Mughira, manghuhula? Galing naman magsalita ng manghuhulang yan. Malabo, hindi tayo paniniwala ng mga tao pag sinabi natin yan. So sabihin na lang natin, sabi ng mga tao, majmum. Ibig sabihin, siya ay sinasapian ng jin. Sabi niya, hindi eh. Ay, hindi jin nga, hindi rin kahit sabihin niyo sinasabi niya eh. O sabi niya, salitang mangkukulam. Hindi rin natin sasabihin niya dahil walang lahi at walang gawain ganyan ang lipi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong alam na kasaysayan na ganyan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So sabi ni Mughira, pabayaan niyo muna ako na mag-isip. Okay, sabi ni Al-Walid Balmughira, pabayaan niyo muna ako. Pinagsakan siya ng ayah ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 74, verse 18 up to 25. Ito, indirectly din. Hindi katulad ni Abu Lahab, directly siya. Pero sila indirectly, Abu Jahal, ito naman si Walid Al-Mughira. So meaning, pabayaan niyo muna ako. Ito ang kanyang revelasyon na tinanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan binagsakan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 74, verse 18 to 25. Ito ang ayah. Verse 18. Sabi niya, ayahan niyo muna ako, iwanan niyo ako, abayan niyo ako mag-isip. Innahu fakkara wa qaddara. Ha? Katotohanan siya'y nag-isip at nagbabala. Pakutila kay pakaddar, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasawian sa kanyang pagpaplano na pagbabala o nagbabala. Tumakutila kay pakaddar, inuulit ko sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasawian sa kanya kung paano siya nagbabalak o nagpaplano ang taong ito. Tumanadar, kaya't siya'y nagmuni-muni yung gabing yun. Nag-iisip siya kung anong sasabihin niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumaabasa wabasar at nagkunot noo at nayayamot. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Puyat na puyat siya sa kakaisip sa taong ito. Tumaadabara wa yas'a at siya'y tumalikod at nagpalalo. Meaning, alam niya totoo, pero tinalikuran niya yan. Nagpalalo, nagmataas siya, na siya mismo kumbinsido siya na ang salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi kaya salitain ng tao, even a jinn. Ngunit nagpalalo siya, tumalikod siya, meaning hindi niya tinanggap. Ito sinabi niya ngayon. Wakala inhada illa sihru yuqtar. Sabi niya sa mga tao, na makita niyang tao, sabihin niyo, itong salita ni Muhammad ay isang salita lamang ng mga salamangka na salita pa ng unang tao. Kinopya niya lang sa unang tao. Salamangka na kung saan salita ng mga naunang tao. Yan ang sabihin ninyo. Inhada ila kaulul bashar. Ito'y walang salita lamang, kundi salitang tao lang yan, hindi salitang revelasyon. Tao lang na nauna sa kanya na ginagaya niya lamang. Ito ang sinabi sa ni Walid bin Mughira. So, ang hads ay dumating. Dumating ang hads. So, sinasabi nila sa mga tao, ang salita niyan ay isang salamangka na kung saan salita pa yan ng mga unang tao. Ha? Pero ang mga iba, hindi sila kumbinsido eh. Abu Lahab, gumawa din siya ng tema niya dito, ha? Gumawa din siya ng kanyang magagawa, makakatulong sa Quraysh. Bawat magsalita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nag-a-ads, pagalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong paniwalaan yun, pamangking ko yun, baliw yun, sinungaling yun. Ang kanyang mga ninuno, ako'y chewing niya, ang mga ninuno niya, pinamamalian niya, iniinsulto niya, ang aming mga Diyos, talagang ginagalon siya ni Abu Lahab. Minsan nagsasalita pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagpapasukan siya ni Abu Lahab, sasabihin niya sa mga tao, halimbawa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, may lagad, nangangaral siya, darating siya, sabi niya, stop! Huwag niyo pakinggan yan! Iyan ay baliw at sinungaling, pamangking ko lang yan, alam ko yan, kilala ko yan, huwag kayo makinig. Dinidistract nila ang mga tao para hindi paniniwala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para hindi sila sumunod sa pananampalataya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning kahit lumabas sa labas pa ang kanyang pangangaral, sasabihin lang ng mga tao, baliw ito, sinungaling, hindi sila paniniwala ng mga tao. Kaya gumawa sila ng kanilang mga estilo. Mayroon pa sa kanila na mga ibang mga Quraysh na nagsasabi na tumutulong sa mga ito para sabihin sa mga tao, halimbawa, wakala, ya ayuhal ladina nazala alayhi dikra innaka na majunun. Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sinasabi ng mga tao? At sila'y nagsasabi, meaning ikaw Muhammad, na pinahayagan ng dikir, meaning ang Quran, tinatawag din dikir ang Quran, katotohanan ikaw ay baliw. Ha? So, niribilan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi nila sa mga nag-a'ads, ang taong yung baliw. Abu Lahab, baliw. So, sabi ng subhanahu wa ta'ala, sinasabi nila na ikaw ay baliw, Muhammad. Ha? But, pero alam ng Quraysh, hindi totoo yan. Also, sinasabi nila, wakalal kafiruna, hada sahirun kadab. Ito, sinasabi nila, ang mga hindi sumasampalataya nagsasabi sa mga tao sa Hajj, ito'y salitang manggagaway at kasinungalingan lamang. Manggagaway ang salita niya at kasinungalingan lamang. Dahil sila'y sikat sa Makata, magagaling magsalita, pwede makumbisido nila ang mga tao. Okay? So sabi nila, salita lang kasinungalingan yan at salitang manggagaway. Innama yu'allimuhu bashar. Ito na naman ang iba sabi nila sa mga tao nag-a-Hajj, huwag kayong makinig dyan. Ah, ito'y salita lamang na tinuruan siya ng isang tao, ang kanyang sinasabi. Hindi siya messenger, hindi siya propeta, hindi siya sugo na tulad ng kanyang pinangangaral. Hindi siya sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay taong nagsasalita na nagpapanggap at tinuruan lang ng mga taong nauna sa kanya. At ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabihan nila
na maraming pabulaa, pinabubulaan nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bisan manumanong pinupunta nilang tao, lalo pag kilalang tao, pupuntahan nila. Like for example, sabihin natin si An-Nadir bin Al-Harith. Si An-Nadir bin Al-Harith, sikat ito. Magaling ito sa mga kasaysayan. Magaling sa kasaysayan. Alam niya ang kasaysayan ng mga king ng Persia, si Rustum, si Aspanjar. Alam niya ang mga kasaysayan. Ang mga sulok at detalyado kasaysayan ng mga ito, alam niya. That's why nung bumalik siya sa Makkah, nabalitaan niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, nangangaral siya, Hajj pa naman ito, sinabihan siya ng mga tao na may nangangaral na propeta. Ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ginawa ni Al-Nadir bin Harith, kina-challenge niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag nangaral siya dito, pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya magkukwento. Magsasalita siya ng mga story kay Rustum, Aspanjar, at sa mga hari ng Persia, mga history. Para ang mga tao hindi sila masyadong mamangha kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, but wa-ipek ang kanyang salita. Wa-ipek, dahil hindi walang wa-ipek, hindi niya natatalo Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumuha na lang siya ng mga sumasayaw na babae. Ah, kumuha siya ng magaganda, mga sexy, alos na kaubutubad, pinasasayaw niya kapag nagdadawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ma-distract ang mga tao, hindi pakinggan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tingnan yung mga sumasayaw na mga babaeng ito. But hindi rin siya nakumbinsi. Hindi niya rin matanggap ang kanyang ginagawa, itong si An-Nadir. At sinubaybayan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinundan niya ang kanyang mga sinasabi na nahimik siya, naniwala din siya. Na sinabi niya ngayon sa mga Quraysh, O Quraysh, nung naon kayo ay nakaranas sa tangtaong ito na hindi pa propeta, hindi nagkiklaim na propeta, hindi nangangaral, kilalang kilala niyo pala ang Muhammad na ito sa kanyang katapatan at hindi siya kailanman nagsisinungaling sa inyo. Ngayon siya ay naging binatilyo at naging propeta at sugo na nangangaral siya sa inyo. Itinutakwil niyo siya, itinutulak niyo siya, isinungaling, siya'y manggagaway, siya'y mangkukulam, tinuruan ng mga tao. Sabi niya, O Quraysh, nasa kalagayan kayong masyadong seryoso. Sabi niya, kung ako sa inyo, ikonsiderin niyo ang inyong pag-uugali, natandaan ninyo ang salita ng taong ito ay hindi pangkaraniwang salita. So siya rin ay nag-testify, hindi niya na matiis, na ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi pangkaraniwang salita. Kaya ni Walid Mulgira, hindi rin pangkaraniwang salita. At naniniwala sila na ito ay revelasyon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagmataas lang sila at nagpalalo at tumalikod. Ngunit kumbinsido sila na ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi pangkaraniwang salita. Isa pa, bago tayo magtapos. Itong si Tufail bin Amir ad-Dawsi, sikat din ito, namumuno din ito, Yemen, punta ng Hajj, antimano sinalubong siya. Huwag kang maniwala sa taong sinaririnig mo si Muhammad, baka marinig mong mangaral, pakita mo, huwag kang makinig sa kanya. Ang taong yan, baliw, sinungaling, kung ano-ano sinasabi, na kung saan ang aming mga ninuno, tinutuyang mga namatay namin, ang aming reliyon, ang aming sinasamba, pati kami lamak, pati kanya mga tiyuin. Huwag kang maniwala. Nung marinig ito ni Tufail Amir ad-Dawsi, masyado siyang namangha sa salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ito may sinasabi nilang baliw? O itong salita nito, kailanman hindi ko pa narinig ang ganito kahusay na salita? So, dahil dito, nang umuwi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinundan ito ni Tufail bin Amir ad-Dawsi. Sabi niya, nung makita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumigil siya, pinalapit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Dawsi, ni Tufail, bumigkas ka pa nga ng ilang Quran? So bumigkas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nagsaksi. Bakit hindi mo naman mahahadlangan yung mga tao magsasaksi ang Allah samantalang gumagabay? Akala ng mga Quraysh, dahil ignorante, kaya nilang ilihis ang mga tao gagabayan ng Allah samantala. Nagsaksi siya at sinabi pa niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba ang yung tao? Pagdating ko, sinalubong na sinabi nilang huwag kitang paniwalaan, baliw ka raw, sinungaling ka raw, ganito sinasabi mo. Alam mo, sabi niya, siniraan ka na nila sa akin. Ngunit nang marinig ko salita mo, sabi niya, manghang magha ako, napakatamis ng salita mo na hindi kaya sabihin ng tao, kaya sinundan kita, gusto ko pang makarinig, hindi pa ako satisfied kapag nakarinig ako, tulad nito narinig ko, na ito ay ganun din lang sasabihin mo, ay yumakap ako dahil napakatamis ng salita mo, at naniniwala akong revelasyon ang iyong sinasabi, hindi galing sa iyo. Kaya nag-embrace din ang taong ito.
So ito ang mga ilan lamang sa mga estilo ng mga Quraysh para hadlangan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dadakuhan pa natin sa susunod ang marami pang estilo nila para patunayan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa ibang tao na hindi siya propeta, ipahiya siya at hadlangan siya sa kanyang pagpapalaganap sa reliyong Islam doon sa Makkah. Inshallah pagpapatuloy natin sa susunod. Wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.